Ito ay ang mga tawag sa telepono na naging mga zombie. Ngunit ito ang kanilang mga hula, nang makitang malapit na ang gabing iyon, at maaari na lamang nilang ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa kanilang destinasyon. Bigla silang nakarinig ng musika sa daan at sinundan nito sa isang paaralan. Ang nakakapagtaka, may mga nakaligtas dito, ang principal at ang kanyang mga estudyante. At ang narinig nilang musika ay pinatugtog pala ng cellphone ng zombie sa playground. Magkasama silang nakahiga sa isang makapal na misa. Ang bawat zombie ay may hawak na cellphone, at ang musika ay nagmumula sa telepono. Gabi-gabi, mananatili ang mga zombie sa ganitong estado hanggang madaling araw. At saksakin sila ng kutsilyo, at hindi sila magre-react. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin ang mga zombie. Kaya maraming tao ang umupo upang pag-usapan kung paano mabilis na mapupuksa ang mga zombie na ito. Pagkatapos ay iminungkahi ng punong guro ang pag-atake ng sunog. Dahil may sprinkler truck sa school, pwede silang maglagay ng gasolina sa loob at iwiwisik sa mga zombie. Bagamat hindi makatao ang pamamaraang ito, ito ang tanging paraan. Pagkatapos ay kumilos sila, nagmaneho ng mga sprinkler na puno ng gasolina, nagwiwisik ng gasolina sa bawat lugar kung saan may mga zombie. Nang handa na ang lahat, sinindihan ng principal ang bola ng tennis at habang nagniningas ang gasolina, agad na nilamon ng apoy ang palaruan. Maraming mga zombie ang nagising, at agad na binaril sina Clay at Tom, ngunit hindi nila napansin na ang apoy ay kumalat sa sprinkler. Matapos ang pagsabog, ang punong guro ay natama ng mga labi mula sa pagsabog. At ang mga bangkay ay sinunog ng apoy, ngunit ang kitikot-takot na hiyawan. Ang paaralan ay hindi maaaring manatili, kinailangan nilang isama ang bata para umalis. Naglakad sila hanggang madaling araw at sa wakas ay nakahanap ng bahay pansamantala. Ngunit habang nagpapahinga sila, nagkaroon ng bangungot si Clay. Isang zombie na nakasuot ng pula ang lumitaw sa panaginip. Hindi lang iyon, lahat sila ay nagkaroon ng iisang panaginip. Sinabi ni Clay na ang lalaking nakapula ay isang karakter mula sa kanyang comic book, ngunit hindi niya alam kung bakit siya nasa panaginip ng lahat. Dahil sa kakaibang pangyayari ay natakot silang magpahinga muli, kaya nagpatuloy sila sa daan patungo sa tahanan ni Clay. Bago magdilim, dumating sila sa isang bar kung saan maraming nakaligtas ang nagtipon. Pwede kang pumasok basta hindi mo dala ang phone mo. Napakainit ng kapaligiran kaya hindi na nila napigil ang uminom pa. Pagkatapos ng isang pambihirang party sa post-apocalyptic world, lahat ay natulog. Ngunit isang babae lang ang nagising sa isang tunog. Ang tunog ay nanggagaling sa likod ng pinto, nagtataka, sumandal siya sa pintuan at nakinig ng mabuti. Sa sandaling iyon, nagising din si Clay, nang makita niya ang babaeng nakatayong mag-isa, umakyat siya para tingnan ito ngunit hindi niya napansin ang zombie sa likuran niya. Tatapik sana si Clay sa balikat ni Big Mom nang tumalon agad ang zombie sa kanya. At nag-mutate si Big Mom, ang iba ay nagising at nakiisa sa pakikipaglaban sa mga zombie. Ngunit ang mga zombie na ito ay tila nag-evolve, hindi nila kailangang ipasa ang telepono, gamitin lamang ang bibig upang magpadala ng mga sound wave ay maaaring mag-mutate ang mga tao. Isang zombie ang sumugod kay Clay, ngunit mabilis siyang nag-react, inipit ang zombie sa lupa at mabilis na umatake. At si Tom ay nasa isang crisis din, biglang natamba ang zombie, at si Alice pala ang nagligtas sa kanya. Ngunit siya mismo ay inatake ng zombie sa kanyang likuran. Bagamat mabilis na sumagip si Tom, si Alice ay labis na nasugatan at namatay kaagad pagkatapos. Tanging si Clay at tatlong iba pa ang natira sa bar. Pagkatapos nilang ilibing si Alice, nagpatuloy na sila sa kanilang lakad. Pagkatapos ay nakilala nila ang dalawang nakaligtas sa kagubatan. Sa pamamagitan ng pakikipag-chat, nalaman nila ang mga katangian ng mga zombie. Isa sa mga nangungunang zombie na nakapula ay sasalakayin ang utak ng mga nakaligtas at dadalhin sila sa isang signal tower. Sa sandaling maabot ng mga nakaligtas ang tore, mahahawa sila ng mga pulang zombie na nakasuot. Ang pulang zombie ay ang susi sa buong network ng zombie. Maaari niyang kontrolin ang lahat ng mga zombie sa pamamagitan ng signal tower. Sa pamamagitan ng pagsira sa tore at sa pulang zombie, dapat nilang mapigilan ito. Nahuli din nila ang isang zombie na buhay, ang zombie na ito ay kapatid ng babae.
Kinailangang takpan ang kanyang mga mata upang maiwasang matuklasan ng ibang mga zombie. Pero kahit ganoon, nang may sumulpot na zombie sa malapit, malakas ang reaksyon niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nabalisa ang zombie, at isang boses ng bata ang lumabas sa kanyang bibig. Narinig ni Clay ang boses ng kanyang anak, kaya pumunta siya sa harap at itinaas ang hood ng zombie. Ito ay isang trick ng zombie na pula. Nalutas ni Tom ang zombie sa oras, ngunit ang kanilang lokasyon ay nalantad, kaya ang grupo ay kailangang umalis. Pero hindi pa sila nakakalabas ng sasakyan nang huminto si Ray. Tinawag niya si Clay palabas ng sasakyan na para bang may ipapaliwanag siya. Nakarating sila sa malalim na kagubatan, 3 araw at 3 gabi na pala na hindi natutulog si Ray para pigilan ang paglusob ng mga red-suited zombie sa utak niya. Pero ngayon, naghahallucinate na siya at magmumute agad. Inabot ni Ray kay Clay ang isang cellphone at sinabihan siyang tawagan ang numerong nakalagay kapag nakarating na siya sa cell tower. Matapos ipaliwanag ang lahat, sinabihan niya si Clay na magmadali at umalis. Dahil papasabugin niya ang bomba, pagkaalis na pagkaalis ni Clay, pinindot ni Ray ang remote control para sa bomba. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, nakarating na rin sila sa bahay ni Clay. Pumasok si Clay nang mag-isa at hindi niya nakita ang kanyang asawa o anak. Isang mensahe na lamang ang kanyang nakita sa ref ng kanyang anak. Aalis na sana si Clay nang makarinig siya ng commotion mula sa attic. Umakyat siya sa taas para tingnan, isang pulang zombie ang bumungad sa kanya pagkabukas niya ng pinto. Ang biglaang pag-atake ay napakahirap para kay Clay, ngunit si Tom, na nakarinig ng tunog, ay dumating sa tamang oras upang hilahin ang zombie. Sa wakas, nagtulungan sila para patayin siya, ngunit nang tingnang mabuti ni Clay ang katawan, napagtanto niyang ang nakapulang zombie ay ang kanyang asawa. Nang walang oras upang magdalamhati, kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng tawag sa telepono na iniwan ni Ray. Matapos suriin ang kotse, nakahanap si Tom ng maraming pampasabog, ngunit hindi alam ng babae ang mga ito. Nang makita ang tagpong ito, tila naiintindihan ni Clay ang mga intensyon ni Ray, ang telepono ay dapat na ang detonator ng bomba. Kaya naghahanda siyang pumunta sa signal tower mag-isa. Bagamat napakadelikado, alang-alang sa kanyang anak, kailangan niyang makipagsapalaran. Nakita ni Tom ang determinasyon ni Clay at tumigil sa pagsisikap na pigilan siya. Pagkatapos magpaalam sa iba, pinaandar ni Clay ang sasakyan at umalis. Nagmaneho siya sa gabi at sa wakas ay nakarating sa kanyang destinasyon. Pinalibutan ng mga zombie ang signal tower, patuloy silang umiikot sa tore. Tinapakan ni Clay ang gas at pumasok, hindi umatake ang mga zombie. At kaya nagmaneho siya papunta sa gitna ng cell tower. At nakatayo doon ang pulang zombie, pinaandar ni Clay ang kanyang sasakyan at sinagasaan siya. Pagkatapos ay lumabas ng sasakyan at nagpaputok ng ilang beses hanggang sa tuluyang napatay ang pulang zombie. Sa pagkakataong iyon, biglang narinig ni Clay ang boses ng kanyang anak. Pero alam niyang hindi ito totoo, baka naging zombie na ang anak niya. Kaya lumakad siya sa pamamagitan ng mga zombie sa panlabas na gilid at naghahanda na pasabugin ang bomba. Ngunit nang pipindutin na sana niya ang remote ng bomba ay bumungad sa kanya ang kanyang anak. Agad siyang pumunta sa harapan at niyakap ang anak. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga zombie at ibinuka ang kanilang mga bibig para gumawa ng mga kakaibang ingay. Hindi pa pala patay ang zombie na naka-red, at ibinuka na rin ng anak ni Clay ang kanyang bibig. Napagtanto ni Clay na may mali, kaya desidido niyang pinindot ang remote control ng bomba. Pagkatapos ng isang pagsabog, ang zombie at ang tore ay nawawala ng magkasama, maswerteng nakaligtas ang mag-ama, naglakad sila sariles, sinusundan ang hudyat na iniwan ni Tom upang makipagkita sa kanila, ngunit hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Hindi dahil sa pagtatapos ng pelikula, lumitaw si Clay sa mga zombie ang ibig sabihin, naging zombie na siya, at hindi pa tapos ang krisis, at panaginip lang ni Clay ang lahat.